Magandang araw po sa inyong lahat. Please subscribe our channel. Ring the bell at pakishare na rin po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mayamang dulot ng ampalaya sa ating katawan. Ang ampalaya ay isang gulay na mapait sa ating panlasa, ngunit mayaman sa bitamina, minerals at pampalakas ng katawan. Proteksyon din ito sa sakit dahil sa taglay nitong vitamin C. Kapag po mayroon tayong vitamin C, ay hindi tayo madaling dapuan ng sakit. May taglay din po itong collagen na pampaganda ng kutis o skin at pampatibay ng buto. Di po ba napakaganda? Mayroon din po itong iron na mainam sa dugo. Mayaman din po ang ampalaya sa fiber. Ang fiber po ay nakatulong sa ating pagdumi. Kapag kulang po tayo ng fiber, ay mahirapan po tayong dumimi. Nagko-control din po ito ng blood sugar. Kaya mainam po ito sa mga diabetic. Para maiwasan po ang pagpapaturok ng insulin, dahil ang insulin po ay lifetime yan. Mayroon din po itong vitamin K na kailangan ng ating katawan upang maiwasan ang blood clotting o tinatawag na yung pamumuunang dugo. Nakakatanggal din po ng toxin o lason sa dugo ang ampalaya, at magaling din po ito sa mga mahilig uminom ng alkohol o alak. Dahil kapag po tayo umiinom, ang unang naapektuhan ay ang ating atay. Yung pong mahilig uminom ng beer, whiskey, at iba pang inuming mga nakakalasing. Inaayos po ng ampalaya ang ating atay. Dahil ang atay po ay mayroong trabaho, kumbaga sa ano yung mahirap na trabaho. General laboratory po yan ng ating katawan. Pampalakas din po ito ng immune system. Kailangan po natin ng malakas na immune system upang hindi tayo madaling dapuan ng sakit. Nakatulong din po ang ampalaya sa mga may sakit sa balat. Ang pinakamahirap pong gamutin ay ang psoriasis, sabi nila, or psoriasis. Dahil ito po ay skin disease na nasa dugo. Hereditary po yan. Bagaman ito po ay hindi nakakahawa, ay mahirap pong gamutin. Mayroon po akong isang nabasang libro na may mga taong may ganyang sakit sa ibang bansa ay nagpapakamatay na lang dahil hindi na sila nalulunasan. At ayon sa eksperto, magaling daw ang ampalaya, magaling din ang ampalaya sa mga tulad ng bunny o ringworm. Ang gawin po ninyo ay ganito. Lutuin po ninyo yung dahon ng ampalaya sa langis. At yun po ang ipahid ninyo sa mga affected areas dahil meron po itong antifungal. Tinuturing din po ang ampalaya ng mga eksperto na panlaban sa plema or expectorant na tinatawag. Madalas po itong ginagamit nung araw pa ng matatanda sa mga bata. Kinakatas po yung dahon. Tapos, yun yung po ang pinainom sa mga batang may halak. Yung halak yung tinatawag natin, yung merong tumutunog dito sa dibdib. May mga na, meron pong mga na, tawag nito, may mga na-stack na mga plema. Pag po pinainom nyo yan, ay isusuka niya yung plema. Madali lang po yan. Bunga po ang dahon po ang gamitin ninyo.
Ang bunga po ng palaya ay masarap panghalo sa karning baboy at sa karning baka. At siyempre pa ay hindi masarap ang pinakbet kung walang ampalaya. Ang pinakbet na paborito naming Ilocano. Ilocano po kasi ang mother ko. Madalas siyang nagluluto ng pinakbet. Nilalaga din po ng iba yan at isinasaw-saw lang sa bagoong. Napakayaman din po ang gulay na ito. Kaya isama na po natin sa diet natin at dahil napakahirap po ng magkasakit ngayon dahil kapag tayo'y dinala sa ospital, hindi po natin alam, baka tayo mahawa ng mas malalang sakit pa. Kaya nag-ingat po tayo, piliin po natin ang pagkain natin, huwag po laging masarap dahil masarap nga ang kinakain mo pero ang idudulot niyan ay hindi maganda sa katawan. Kaya konting ingat po at siyempre po manalangin po tayo lagi bago tayo matulog, bago tayo pagkagising natin, kahit nasaan po tayo. At yan lang po at maraming salamat. Sana po nakapulot kayo ng konting kaalaman sa akin. Salamat po.